Pataas ng pataas ang cases ng coronavirus sa Pilipinas. Have we really thought to ourselves why? Gaano nga ba ka-important ang pagsunod sa mga ipinagbibili ng government sa atin sa ikabababa ng cases ng coronavirus na to? Ang observation ko lang as HR for the longest time, tayo mga Pinoy, likas na risk taker. Bakit ko nasabi? Ang hilig natin dun sa bahala na attitude. At some point, yes, na-appreciate ko yan more often than not, but in the situation where we are right now, mukhang hindi ito uubra. As simple as wearing face mask, as simple as hand washing, as simple as social distancing, hindi natin magawa-gawa. Kasi yung mindset na, dyan lang naman ako sa kanto namin pupunta, mag-face mask pa ba ako? Lumabas lang ako, nasa car naman, wala akong hinawakan na iba, mag-hand wash pa ba pag-uwi? Social distancing, wala din naman yan, pampahaba lang lalo sa pila. Guys, yun ngang never lumabas simula mag-start ang COVID na to. Nagkaroon o nag-positive sa COVID, ikaw pa kaya na talagang nakakalabas-labas? Pag nag-positive naman ako, fine, supported naman ng government. May funds naman, dami naman na utang ng Pilipinas para sa coronavirus. Ang point dito, yan ay kung magagamot at kung gagaling ka. Nakakalimutan kasi natin yung long-term effect kapag natamaan ka ng virus na ito. Wala nga siyang pinipiling kakapitan eh. Ilan na ba ang mga nasawi? By profession ba? By age? Depende ba sa economic status ang mga namatay? Hindi naman, di ba? Kahit sino pwede magkaroon. This is the reality. Yung iba nga, positive, nag-negative, nag-positive pa ulit. Right at this very moment, I am personally talking to you. Yes, only you na nakikinig na nanonood sa video na to. Gusto kong sabihin sa'yo, gusto kitang pakiusapan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Please, follow the safety protocols na sinasabi ng ating government. This lesson is not all about kanino ka bakampi or sino ang ayaw mo sa government natin or kung kaninong administration ka naniniwala. I am after your safety. May isa, dalawa, o sana higit pang makarinig nito, sana makatulong para maisip at ma-realize mo yung kahalagahan ng pagko-comply. In our own ways, let us reach out to many as possible para magpaalala. Ilang milyong HR ba ang nasa Pilipinas? Ilang business owners ba hindi susuko sa hamon ng coronavirus? May we all gather our forces to reach out to as many people as we can para sabay-sabay tayong makabangon at malabanan ang pagsubok na to. Hindi lang mga nasa health industries ang nakikipaglaban dapat. Please do your part. Please comply. If it's not necessary to go out, please don't. Kung nagpapadeliver kayo sa bahay ninyo, before mong ihain sa pamilya mo, punasan, hugasan, linisin mo muna ulit just to be safe. Bago ka humarap sa delivery person, wear your face mask. Kung lalabas ka dahil talagang kinakailangan, pag-uwi mo, go straight to the bathroom, iligo muna agad yan. Wala na munang stopover sa kitchen or dining area or kung saan pa mang part ng bahay ninyo. Huwag muna tayong magpapunta ng mga bisita sa bahay, friends or relatives. Ganon din tayo. Sa bahay muna tayo. Guys, sa panahon ngayon, walang hindi makakaunawa sa sitwasyon na to. Again, please do your part. Please comply. Guys, reminder lang ito. Paulit-ulit, makulit man. But as an HR and business owner, naniniwala pa din ako na napakalaki ng chance na makasurvive tayo sa coronavirus na ito if we follow as simple as wearing your face mask, hand washing, social distancing protocols. Let us all comply, guys. This time, hindi uubra yung bahala na attitude na yan. If you would like to know more about how to properly comply and how this can greatly affect your organization, I am encouraging you to please visit our website at www.dansheinc.com/8lessons. We are all in this together. Let's start taking your organization to the next level. This is your HR consultant, Anne Flores. See you at our next lesson.